Bago tayo magkumpisa, shoutout muna kila Jonel Alagon, JJ Siboom, Markison Araula, Vincent Trajano, Ezekiel Cariaga, at Joshua Giray. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates! Coach Team Cone, gusto talagang makalaban si Coach Chot Reyes ng TNT Tropang Giga. Bakit kaya? At bad news sa Barangay Ginebra, Japet Aguilar hindi na makakapaglaro sa buong All Filipino Conference. At good news na sa wakas para sa Barangay Ginebra, pasok na sa quarterfinals. Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ng bell at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. Coach Team Cone, gusto talagang makalaban si Coach Chot Reyes ng TNT Tropang Giga. Bakit kaya? Matapos manalo ng Barangay Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters ay pasok na nga sila sa quarterfinals at ang makakatapat nga nila ay itong TNT Tropang Giga. Ayon kay Coach Team Cone, na expected na nga nito na kapag nakapasok sila sa playoffs ay makakatapat nga nila ang TNT Tropang Giga. Pero hindi nga nito in-expect na number 8 sila sa standings at number 1 naman itong koponan ni Coach Chot Reyes. Ang ine-expect nga ni Coach Team ay magtatapat sila sa semis or finals. Pero dahil sa hindi maganda ang kanilang simula ay sa number 8 sila bumagsak. Para sa akin mga chong ay magandang tapatan itong Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga dahil parehong ang magaling ang coach ng dalawang koponan na ito. Ang problema lang ay twice to beat advantage ang TNT Tropang Giga at kulang pa nga ang kanilang players. Pero tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari sa tapatan ng dalawang koponan na ito. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Bad news sa Ginebra, Japet Aguilar hindi na makakapaglaro sa buong All Filipino Conference. Bakit kaya? Matapos manalo ng Barangay Ginebra at makapagpatuloy sa quarterfinals ay mayroon namang bad news na dumating sa kanilang koponan. At ang bad news nga na yan ay out na si Japet Aguilar sa buong conference. Inamin ni Coach Team Cone na kinakailangan nga nilang i-continue ang kanilang grind sa quarterfinals nang walang high-flying power forward na si Japet Aguilar dahil sa sprained MCL injury nito. Ayon kay Coach Team, na out na si Japet Aguilar for the rest of the conference. Dismayado nga daw si Japet at gustong maglaro pero pinauwi na ito noong Biyernes. Para sa akin mga chong ay masamang balita ito para sa Barangay Ginebra dahil unang sinabi ni Coach Team na 2 to 3 weeks lang hindi makakapaglaro si Japet dahil sa MCL injury nito. At mukhang lumala nga yan, kaya hindi na ito makakapaglaro ngayong conference. Sa ngayon ay naging maganda ang performance ng Barangay Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters. Ang tanong ay may pagpapatuloy nga ba nila yan nang walang Japet Aguilar? Yan ang aantabayan na natin sa mga susunod na araw. Bago natin ituloy mga chong, sa mga gustong manalo sa ating giveaway ay comment nyo lang ang inyong favorite player at i-share ang video na ito para sa ating nalalapit na giveaway at siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Good news na sa wakas para sa Barangay Ginebra. Pasok na sa quarterfinals. Itong ang Barangay Ginebra mga chong ay ipinamalas ang kanilang never say die attitude dahil kahit wala silang Japet Aguilar at Scottie Thompson at nakakaramdam ng sakit sa tuhod si Stanley Pringle ay nagawa pa nga rin nilang manalo kontra Phoenix Fuel Masters at tinapos ang laro sa score na 95-85 para makausad sa quarterfinals. Sa naging laban nga na yan ay napakaganda ng ipinakitang performance ng Barangay Ginebra dahil yan sa consistent outside shooting ni Prince Caperal kung saan ay nakapagtala nga ito ng 19 points at 3 rebounds. Kalahati nga sa puntos ni Prince Caperal ay nanggaling sa 3-point arc at kung titingnan natin ang overall performance ng Barangay Ginebra ay ito talagang si Prince Caperal ang pinaka naging malaking factor para makuha nila ang panalo
dahil sa kanyang perimeter shots na nagpadali sa laro nila kontra Phoenix. Sa mga nakalipas na laro ng Barangay Ginebra ay ito ngang si Prince Caperal ang isa sa missing link ng koponan, kaya sila nahihirapang manalo dahil ang pinaka problema nga ng Barangay Ginebra ay ang kanilang kakulangan sa outside threat. At ngayong nailabas muli ni Prince Caperal ang kanilang magandang outside shooting, ay mas naging madali nga ang opensa para sa Barangay Ginebra. Dahil simula nang pumutok ang shooting ni Caperal ay nagkaroon nga ng spacing sa loob ng shaded lane. Kaya nakapag-operate ng maayos itong si Christian Stan Hardinger na nakapagkaldag ng double-double performance na may 15 points at 12 rebounds. Nagkaroon din ng espasyo para kay Stanley Pringle na atikihin ang shaded lane at nakapagbalbas naman ito ng 17 points, 8 rebounds at 4 assists. Dahil sa gandang outside shooting ni Prince Caperal ay nag-benefit nga ang buong koponan ng Barangay Ginebra. Dahil yan nga lang talaga ang kulang at pinoproblema nila nitong mga nakalipas nilang laro. Para sa akin mga chong, ay kung may pagpapatuloy ni Prince Caperal ang kanyang napakagandang outside shooting, ay malaki ang chance na magtuloy-tuloy ang magandang laro ng buong koponan ni Coach Tim Cone. Ang isa pa sa naging dahilan ng pagkakapanalo ng Barangay Ginebra ay ang napakagandang depensa ni Jasper Ayay kay Matthew Wright. Alam naman nating lahat mga chong na itong si Matthew Wright ang leading scorer ng Phoenix Fuel Masters. At kapag nag-init nga ito ay napakahirap ng pigilan. Pero sa ginawang depensa ni Jasper Ayay kay Matthew Wright noong first half ay nagawa nga nitong limitahan sa 0 points ang main man ng Phoenix. Kaya hindi naging maganda ang simula ng Phoenix Fuel Masters. Para sa akin mga chong, ay kahit hindi gaanong makatulong pagdating sa opensa nitong si Jasper Ayay, ay malaki naman ang naiaambag nito pagdating sa depensa. Kaya panigurado na dahil sa ganda ng depensa ni Jasper Ayay, ay makakakuha pa ito ng playing time sa kanilang mga susunod na laro. Naniniwala ako mga chong na kayang makipagsabayan ng Barangay Ginebra kontra TNT Tropangiga. Yan ay kung mauulit nila ang kanilang magandang performance at depensa. Ano sa tingin nyo mga chong? Ngayong nakapasok na sa quarterfinals ang Barangay Ginebra, ito na nga ba ang simula ng kanilang pag-arangkada ngayong All-Filipino Conference? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yun lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong.